Nag-live ako. Nagla-live. Yeah, hello. Wala pa, wait lang. Ah, wala pa. Hindi pa nag ano, nag-queue na live na. Okay. May time ba diyan na lalabas? Uy, mag-coffee tayo mamaya. At kano sa mga drink? Saturday. Wow, maten kag anse? Wala lang pa. About 26, wala lang si 27. Akala ko 24, 25. Ayan! May viewer na tayo! Hello po! Hello! Hello po! Good morning! Ayan, mag-comment naman po kayo. Hello, partner Fritz! Ayan! Kasama ko po ngayon ang isa sa mga malulupit na mga leaders at isa sa mga pinakamayaman sa Cebu. Walang iba kundi si Upline Marquis Serna. Hello! Ayan, good grabe. Morning to everyone! Idol na idol ko to kasi sobrang anlupit kahit saan. Nakakadirek. Kahit saan mo ilagay, ang lupit talaga eh. Pag nasa dugo mo na yung AIM Global. Oo, oh, oh, wala kahit talaga. Kahit ano yung kanusapan. Oo. Oh, oh. AIM Global ang ending. Tama eh. Ang galing talaga eh. Ayan. Hello partner Carmi. Hello partner Lito. Kadis. Hello Sarah na nandyan lang sa Ortigas. Wow. Hello people Jake. People from Taiwan. Wow. Oo. Oh, oh. And from ayan. Singapore. Ang lupit talaga eh. Global talaga tayo. Oo, oh, oh, all over the world talaga eh. Ayan. Yes. Mamaya. Ayan, so. Hello, partner Renita. Ayan, grabe, wait lang po. I-share ko muna yung post ko sa timeline ko. Grabe po, nakaka-excite kasi ano, kakatapos lang po namin mag-usap dito. Nandito kami sa Jaylim Project Office and kasama ko ngayon, papakilala ko po sa inyo, nakaka-amaze kasi etong taong to nakilala ko lang talaga dito sa Facebook. Yan. Hello partner Norma. Yan. Hello sa 11 viewers natin. Hello, partner Thelma. Hello po. Ayan. Hello, partner Nayan. Ayan, malapit na din yata to si partner Nayan Grisales. Umuwi. Ayan. Hello po. Ayan. Share nyo po ito sa mga timeline nyo para makita po ng mga downlines nyo rin, mga partners nyo rin at ma-inspire sila ngayon kasi kasama ko po ngayon isa sa mga tao na hindi ko naman talaga kilala, nagkakilala lang kami dito sa Facebook, isa po sa mga tao talaga na alam mo yun, nag-take lang din ng risk, naniwala lang din sa inyong lingkod, sa akin dito sa Facebook. Kahit hindi po kami magkakilala personally, pero nag-join po siya sa AIM Global a year ago. Yun, so isa po siya sa mga OFW na ako mismo ang nakapagpa-join dito sa Facebook. At ngayon, sobrang nakaka-amaze, nakakatuwa lang. Hello, partner Mary Grace, partner Danielle. Hello, Mary Grace, yung aking pinsan. Nahataw ngayon. Keep it up. Ayun, so magkasama kami ngayon after 1 year. Ang lupit kasi andito na siya, kasama ko siyang humahataw. Ito nga pala, may papakilala ko sa inyo. Ito si Mark. Ayan. Ilang taon ka nga, Mark? 23 pa. Ayan, si Mark, 23 years old, batang-bata pa. Kaka-resign lang niya sa work niya. Yes. Ano nga work mo dati, Mark? Encoder po ako noon. Ayun, encoder siya, nag-resign siya kasi ginagawa niya na ngayon yung AIM Global full-time. Kasama namin full-time siya dito sa paghataw. At siya po ang pamangkin ni Tita Rosita Arceo. Mag-hi ka naman kay Tita Rosita. Hi, Tita. Ayan. So, isa din po sa si Tita Rosita, isa din po sa mga nakilala ko lang sa Facebook at ngayon ay part na po ng family natin. Ayan. So, yun. Hello, partner CG.
Hello, partner Meden. Yan, grabe talaga. So, eto ngayon, kasi kasama ko na. At syempre, ngayon lang kami nakapag-live video kasi syempre matagal din siya sa abroad, ilang taon din. So nag-spend talaga siya ng time, quality time with his family kasi for sure miss na miss na siya. So nag-attend yata siya ng graduation at ngayon. Kaya ngayon, eto na po, papakilala ko po sa inyo isa sa mga malulupit na leaders ng grupo natin na Royals International Empire under Jaylim Project. Isa sa mga junior students, eto na, si partner Reymond. Ayan, hello. Si partner Reymond de Jesus. Ayan, good morning. Happy partners all over the world. Ayan, meron tayong 37 viewers ngayon, partner. So, panigurado, lalong-lalo na pag nasa Jaylim Project na sila, kilalang-kilala ka na nila, di ba? Kasi... napaka isang pamilya tayo na talagang nagtutulungan dito sa Jaylim Project na hatawin. So, eto lang, syempre, ang bida po ng video na to ngayon ay walang iba kundi si partner Reymond. So, kukumustahin lang natin siya. Kailan ka ba nakauwi talaga, partner? March 14 po na dumating ako dito sa Pilipinas. Ayun, March 14, nandito na siya sa Pilipinas. Tapos, yung kontrata kasi ni partner Raymond, kwento mo nga part, yung di ba yung parang nag-file ka lang yata ng leave? Vacation lang po yung kasi yung... hindi po tayo pwede mag-exit kasi bawal. So hindi yung... tayo makauwi ng exit. Ayun. Ayan, hello kay partner Jennybel Predicala. Ayan, pinsan ni partner Dennis. Ayan, so ang galing ni partner Raymond kasi hindi naman talaga siya nag-file pala ng exit. Ang final niya, vacation leave lang. Pero ngayon, eto po, buong-buo na po yung loob ni partner Raymond na talagang for good na siya dito sa Pilipinas. Grabe talaga. Diba? Kwento mo naman partner, bakit ka ba nakapag-decide na mag-for good ka na? Isa lang yung ano, yung tumatak sa isip ko lang is yung makasama ko yung pamilya ko. Kasi mahirap yung malayo ko sa pamilya mo, di ba? Tapos yes. Yung 2 years na kontrato mo, 2 months mo lang sila makakasama. Di ba? Sa 2 years, 2 years kang mawawala. Tapos, I mean, kung susundin niya yung vacation leave niya, 2 months niya ngang makakasama yung pamilya niya, pero 2 years naman siya ulit na mawawala. Yes. At ano nga yung sabi nung anak mo? Sabi sa akin, pag uwi ako, baka vacation lang, huwag na lang umuwi. Kasi nga, di ba, 2 months lang kasi. Kumbaga, napaka-ikli yung oras ko na, or yung time ko sa kanila na makakasama. So, kaya yun yung ano sa akin. Yun yung naging option sa akin. Ayun. Yun. So hindi na daw siya papauwiin pag pag vacation lang. So even yung mga anak talaga grabe, sobrang gustong-gusto talaga sa lahat ng mga parents diyan, kung OFW ka, for sure yung mga anak mo gustong-gusto ka din talagang umuwi. Kaya ayan, mamaya may message po kami sa iyo. Ayun. So, kwento mo naman partner kung ano na so far yung mga ginawa mo nung nandito ka sa Pilipinas. Kumusta naman yung bonding nyo ng family mo? Yan. Kwento lang natin ng konti. Dumating pa ako rito, actually, sinunda ako sa airport. Tapos, pinasyal ko pa yung mga anak ko sa Samoa. Wow. Kasi ayaw yung panganay ko kasi ayaw nang iuwi sa bahay agad. Oo. Kasi nagmawa agad kasi nga may pasok. So, dinaan ko sila doon, tapos nung umuwi kami, kita bukasan, meron po kaming inatinan dito sa office. Oh, wow. Sama si Mrs. din. Yun. Ayan, Grabe, in global agad, no? Global agad. Kasi yung Mrs. ko kasi isa sa nag-negative sa akin. Nag-join ako dito sa Global. Ang hirap kong kunin yung loob niya dito sa Global talaga. Kumbaga, 50-50. Diba? Tapos nung dinala ko dito sa office, ayun, nagkasundo kami. Nga, lupit. Ayun. Tapos,
umatend din ako ng graduation ng anak ko kasi syempre napakalaga sa atin yun na nandun tayo sa araw ng mga ng graduation ng mga anak natin. Oo, ano yan, dati nung ano ako, nung bata ako, naalala ko talaga, isa sa mga parang longing talaga ako na, alam mo yun, mabuo yung dalawang parents ko na nakaka-attend sila ng graduation ko. Kaya ano naman pong pakiramdam partner ng, syempre, sa isang ama na makaka-attend ka ng graduation ng anak mo. Kamusta para naman? Sa, para sa akin, ano, sobrang saya ko kasi nga, dati, kumbaga, yung iba kasi na sa abroad kasi, malayo sila sa mga anak nila, hindi nila nakasama. Kumbaga ako, na yung anak ko naman yung ano yung may graduation naman, so kailangan naman na yung presence ko naman nandun naman. Yes. Baga, hindi lang nakikita dito sa camera lang naman. Puro video video lang dati lang. Ano kumbaga, sobrang sayo kasi nung ano nung naka-attend na kami, pinagpili pa ako ng misis ko ako daw yung magkakabit ng ano kasi maganda, masaya rito kasi top 2 yung ano ko. Wow, matalino! Top 2, sabi sa akin, ikaw na magkabit ng ano, ng medal. Wow. Sabi ko naman, bakit ako pa? Dalawa na lang tayo para mas masaya. Ayun, ang lupit. Kaya sobrang saya yung nararamdaman na nandito ako mismo. Kamusta naman po yung pakiramdam nung anak mo partner nung ano, nung kinakabitan mo siya ng medal? Yeah, ramdam so, mo ba din yung tuwa niya or yung saya niya? Ramdam ko yung saya niya kasi bago ako umuwi dati, sabi niya dapat graduation ko lang dito pa. Wow. Sabi sa akin. Tinaningan ka pala, no? Kaya umuwi ka din talaga. Kaya inano ko rin sa date. Oo. Ayun. Nakasama ko na po yung ano, yung mga anak ni partner mo, talagang ang cute-cute talaga. Kung ako magulang, hindi ko na din talaga matitiis ulit na maiwan pa sila. Oo, or lumalaki sila na wala ako. Kaya naman talagang sobrang nakaka-inspire lang po. Kasi po, eto po, ayan si Applying Jensky. si partner Raymond po talaga, kasi po ako talaga, yung concentration ko po talaga is ginagawa ko po yung AIM Global online. So talagang nandito talaga yung passion ko sa pagtulong sa mga OFWs na makauwi for good. Ewan ko lang, siguro dahil din ako mismo galing ako sa broken family na parang as I was growing up, longing talaga ako na makasama ko both yung parents ko, yung mommy ko, yung daddy ko, together kami as a family. Pero since nga hindi ko na magawa yun, nung nakita ko yung AIM Global at nung na-introduce ako dito sa online marketing, nagkaroon talaga ako ng passion inside me na talagang gagawin ko talaga tong AIM Global. Talagang tutulong talaga ako sa napakaraming OFW, lalong-lalo na yung mga may pamilya na hindi naman kailangan talagang magkalayo ang pamilya para lang sa pera. Kasi kayang-kayang solusyonan ni AIM Global ang lahat ng mga problema mo sa pera. Kayang-kayang ipaaral ni AIM Global yung anak mo sa mga magagarang eskwelahan pag ito talagang hinataw mo. At na-amaze lang ako kasi dati, ano ko lang to, vision. Dati parang ano lang, goal ko lang na makapagpauwi. Pero ngayon talaga, unti-unti na talagang nangyayari na umuwi na talaga yung mga OFW na dati through Facebook lang. Kami ni partner Raymond talagang through chat-chat lang kami. Nagbibideo call kami paminsan-minsan lang kasi sobrang napaka-busy niya po talaga. Pero despite po na napaka-busy niya dun sa abroad, bumibili pa ako sa kanya kasi meron at meron pa rin siyang mga napapa-join. Meron at meron siyang na-build na grupo online. So, ibig sabihin, yung negosyo, kayang-kaya talagang gawin kahit part-time lang. Kasi imagine mo, si partner Raymond, explain mo nga sa kanila part kung gaano kakabisi sa abroad. Kung ilang oras mo na lang nagagawa si AIM Global. Yung everyday routine ko po is 14 hours a day. 14 hours? Yeah. Ang lupit! 12 hours every day, tapos nag-take pa ako ng 2 hours overtime para may extra income po ulit. Tapos umuwi po ako 2 a.m. or 3 a.m. gano'n. Nag-online po ako 2 to 3 hours. So, ayun. Minsan 5 a.m. na. Unlocked! Grabe! So, tapos, 2 to 3 hours lang. Tapos wala pang day off. Kasi yung day off ko, pinapabayaran ko. Extra din yan.
So, ayan yung nagiging routine ko sa pagiging OFW everyday. So, nakaka-amaze lang po siya. Alam na alam ko po talaga at nakikita ko po talaga na si partner Raymond, isa talaga siya sa, alam mo yon, mga leaders, nakikita talaga ng malaki, makakapag-build talaga ng malaking grupo. Bakit? Kasi kahit nung nandun siya sa abroad, hindi naging hadlang yung trabaho niya para kumita siya dito sa AIM Global. At ito po pala, abangan niyo po yung check-in niya ngayong Wednesday kasi mag-i-encash kami. Hindi na po muna namin sasabihin kung magkano, abangan niyo na lang po. Ayun, kasi mag-i-encash kami. Bibihira po sa isang OFW ang magkaroon ng savings na ganun kalaki. Pero dahil nga sa kanya na ginawa niya lang yung AIM Global part-time, 2 to 3 hours a day. Kaya ngayon, nag-for good na siya, may savings pa at may tumatakbong income. Diba? Na mas higit pa sa income niya bilang isang OFW dati na 14 hours niyang tinatrabaho. Kaya po sobrang nakaka-excite. Ayan o, ayan na si partner Dennis. Ayun, hello, partner Dennis. Abangan kita rito. Abangan ka namin kasi alam ko, malapit ka na din. Malapit na din siya June. Yes. Ayun, magkakasama-sama na tayo dito. Ang dami na natin dito maghahasik ng kayamanan sa Facebook. Isa na natin inidolo sa ating group Empire. Ayan, si partner Dennis na sobrang sipag. Ang edge naman ni partner Dennis talaga kasi may time siya. May time siya. Lalo na yung nagsisimula pa lang siya part, mas may time talaga siya. Kaya mas may time siya, nagagawa niya doon. Pero mas magkakaroon pa siya ng time pag uwi niya dito. Kaya abangan ka namin dito, partner. Hello sa mami ko na nanonood ngayon, Mami Chona. Hello kay partner Annabel, Arceli. Ayan, hello kay partner Rajani. Ayan, si partner Floripe. Si Coach Sherwin. Hello, Coach Sherwin. Partner Gemma. Ayan, si partner Gemma. Ayan. So, ayun po, nakaka-amaze. Kasi po ngayon, with AIM Global, unti-unti na po nating ginagawa yung lahat ng mga promise natin. Nagkakatotoo na po yung mga sinasabi lang natin last year, ngayon po this year talagang nagkakatotoo na, kaya ang sarap talagang sumabay ngayon. Anong masasabi mo po, partner, sa mga members na ng AIM Global, lalong-lalo na sa grupo mo na makakapanood nito ngayon? Masasabi ko lang sa lahat ng mga leaders po natin, ayan, all over the world, ayan. Masasabi ko lang, ituloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin. Kumbaga, huwag tayong tama rin kasi tayo rin yung aani ng ano ng itatrabaho natin everyday dito sa AIM Global. Ayan. Kumbaga ano lang, pag starting pa lang, dapat ano lang, nasa planting pa lang tayo. Wag natin madaliin yung resulta kasi pag mag-focus tayo doon, mapag-iwanan tayo. Ayan. Tama. Yun, kaya tuloy-tuloy lang, be consistent lang po sa ginagawa. Ayan. Hello, partner Riza. Ayan. Ayan, si partner Riza. Yun. Tapos, ano naman po masasabi mo, partner, sa mga makakapanood ng video na to, ng mga OFWs na hindi pa member ng AIM Global? Ano masasabi mo sa kanila? Masasabi ko lang po sa lahat ng mga na-presentan na namin na hindi ko nag-join hanggang ngayon, wag na natin pag-isipan kasi kung meron ng pag-iisipan ngayon, yung trabaho mo, yung ginagawa mo ngayon, kasi siguro mga ilang years ka na po dyan, sa abroad, wala naman nagbabago, di ba? So, ang gawin mo lang, gawin mo ng action. Kumbaga, nandito na yung opportunity na para sa'yo, para sa ating lahat. Ako, bilang isang OFW rin, pinangarap ko rin na magkaroon ng magandang opportunity. Kaya nung dumating sa AIM Global, hindi ko na pinag-isipan. Ginawan ko siya ng paraan para makapag-join agad. Ayan. Yes. Ang lupit mo nga nung nag-join ka, part, kasi nag-join ka, nag-start ka ng one account. Tapos the following month, kinumpleto mo agad yung 7 heads mo. Kasi nung una kasi, medyo may normal lang sa isang tao, magdududa ka. So imbis na magduda ako, nag-1 heads po ako. Oh. And then after second month ko po, ginawan ko po ng paraan, actually wala akong pera. Ginawan ko ng paraan, nag-7 heads po ako para maging committed na po ako sa AIM Global talaga. Na-accessorizing ko siya kasi nakita ko yung ano yung vision niya, apply na pwede mangyari. So yun yung parang
pinanghawakan mo. Yes. Ayun. Kaya ngayon, 1 year ago po, na-meet ko po siya, si Mentor Tanya. Through Facebook lang po, kagaya po ng mga na-invite ko namin. Ngayon, nandito na po sa J-League. Ayan. Ayan, nandito na siya. Magkasama na po kami. Ayan. Tapos, ang nakaka-excite lang po, kasi kung nakaya ni partner Reymond, within 2 to 3 hours lang niyang ginagawa sa Facebook, na mapauwi yung sarili niya for good dito sa Pilipinas at kitain yung kinikita niya so far ngayon na monthly. Mas nakaka-excite kasi ngayon, yung 14 hours na dating pinagtatrabaho niya para sa boss niya, di ba, madadagdag niya yon sa 2 to 3 hours na itatrabaho niya ngayon para sa mga pangarap niya, para sa sarili at lalong-lalo na para sa buong pamilya niya at para sa buong grupo niya. Kaya magsihanda talaga kayo. Magsihanda talaga kayo kasi ibang-ibang partner Reymond yung matutunghayan nyo this time. Lalong-lalo pa at nandito siya kasama namin full-time nahahataw dito sa Ortigas, sa AIM Global. Kaya yun lang po sa lahat po ng mga makakapanood nito na member ka ngayon ng AIM Global. Sana maging inspirasyon mo si partner Reymond. Ano man pinagdadaanan mo dyan sa abroad ngayon, wala ka man oras or mahigpit man yung amo mo, namimiss mo na ng sobra-sobra yung pamilya mo, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa at huwag na huwag kang mawawalan ng oras na trabahuin kahit part-time lang si AIM Global. Bakit? Kasi eto na po yung solusyon. Eto na po yung solusyon sa lahat ng mga pinagdadaanan mo dyan sa abroad. At eto pong AIM Global, eto po yung pinaka-hero. Bayani mo po sa buhay mo kasi definitely eto po talaga, kagaya ni partner Reymond, ang magpapauwi sa'yo for good dito sa Pilipinas. And sa mga hindi pa po member na OFW ka, gusto mo nang makauwi dito for good. Ayan. So, isa lang po si partner Reymond sa mga living testimony na kahit through Facebook lang, kayang-kaya palang kumita ng malaki. Pwedeng-pwede ka palang magtiwala sa isang complete stranger dito sa Facebook. At yung complete stranger na yun, yun pala yung magiging instrumento para magbago din ang buhay mo na matagal mo nang inaasam-asam. Kaya thank you so much po for watching this video sa lahat po ng viewers natin. Ayan, si Mark. Happy networking po. God bless you all and see you all dito sa Pinas for good. Power!